Sound check, test mic. Test mic. So, welcome back po ulit guys sa ating channel, Stockplay. At ngayon po ay mag-update po tayo about kay Dito sa macro view perspective, ano? So, syempre, ang titignan natin is weekly chart and monthly chart. So, bago po ang lahat is don't forget to watch our videos for this weekend. So, ayan. So, punta po kayo dito sa may videos tab. Then, paki-browse po, ano? Starting here sa ating top trending stocks. So, meron na po tayong 1.7k views. Ayan. Tapos, sinundan siya ng top trending stocks in PH. So, part 2 po ito. Then, we have here kahapon, ano? So, we have requested stocks in PH. Okay. So, ayan po. Tapos, sinundan naman ng mga blue chips. So, we have here the blue chips part 1 and blue chips part 2. And right now nga guys is mag-update lang tayo kay Dito. Okay? So, by the way, don't forget din na kayo ay mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong manonotify sa mga videos. So, syempre, dapat nakaklik si all button, ano? Ayan, para palagi kayong ma-update. Ayan. And here, sa ating Investagrams, so don't forget to follow my account. So, paka-search po, Stockplay. So, ayan. Stockplay, no? Oh, ayan. So, let's start guys. Sa weekly or sa ano na pala. Sa monthly chart muna tayo. So, dito sa monthly chart, kung papansin ninyo, is red candle na siya, right? Oh, di ba? So, dito kasi kay Dito, based sa monthly chart, ano? Kasi naka-monthly chart tayo eh. This is red candle. Red candle, okay? Medyo maliit yung body. Number 2. Maikli yung ating upper wick. And yung ating lower wick is mahaba. So, sa part na to, titignan natin kung anong candle to guys. What do you think? So, i-try natin i-search. So, sa part na to, nakapag-search na kasi ako eh. Ayan, sa may investopedia.com. So, ang sabi dito is, siya raw si Hanging Man. So, paano natin mako-confirm na siya ay Hanging Man? So, sabi dito, a Hanging Man candlestick occurs during an uptrend and warns that prices may start falling. Take note. And warns. So, meaning, this part is just a warning pa lang. Warning pa lang, guys. Kaya, still, possible pa rin na siya ay ano? Still possible pa rin yan na tumaas, no? Kasi pwede pa naman siyang ma-invalidate. Right? O tapos basahin pa natin. And it warns that prices may start falling. So, sa may second sentence, the candle is composed of a small real body. Number one, small real body, guys. Small real body. So, sa part na to, small real body. Check. Number 2. A long lower shadow. Okay? Long lower shadow. Check. Okay? Tapos, number 3. A little or no upper shadow. So, sa part na to, little. Little shadow sa taas. So, meaning guys, this is Hanging Man, no?
Pero dapat, so meron pa tayo ditong dapat tignan. Yung haba nung kanyang wick sa baba, no? So tingnan natin mamaya kung saan natin makikita yun, ano? So sabi dito, the hanging man shows that selling interest is starting to increase. Okay? Selling interest is starting to increase. So meaning, papadami na yung nagbebenta. Kumbaga, no? Tapos, in order for the pattern to be valid, ayan, so sabi nga natin, pwede pa siyang ma-invalidate. So, in order for the pattern to be valid, the candle following the hanging man must see the price of the asset decline. So, meaning, dapat, yung susunod na candle dito is magko-close sa baba ng body. O, ayan. So, dito sa gawiri, ito sa part na to, no? O, ayan. Tapos, so we have here the key takeaways. A hanging man is a bearish reversal candlestick pattern that occurs after a price advance. Okay? So, the advance can be a small or large, but should be composed of at least a few price bars moving higher overall. So, check. Okay, so check siya. Right? Ayan, no? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bars, no? 8 bars, guys. Ayan. Tapos, next is, the candle must have a small, real body. Okay, so tama nga yun, di ba? Check na natin yun eh. And a long lower shadow that is at least twice the size as the real body. So, kung susukatin natin to, guys, yung kanyang body, so let's say sukatin natin, ano? Okay, so from top to bottom, susukatin natin yung body. Tapos, i-drag natin. Ayan. Tapos, mag-drawing pa tayo ni isa. So, dapat daw kasi at least twice eh, di ba? Ayan, tapos i-drag ulit natin. So, based dito, siya ay pasok. At least twice daw yung ano, yung wick sa baba. Ayan, so meaning siya talaga ay hanging man, ano? There is little or no upper shadow, okay? So, check na yon. So, number 3 key takeaways. So, the close of the hanging man can be above or below open. It just needs to be near the open so the real body is small. Number 4, the long lower shadow of the hanging man shows that sellers were able to take control for part of the trading period. So, yun nga kasi, di ba? So, sa part na to, binuhusan, pero pinush ng mga bulls pataas. Okay? Ayun. Tapos, next natin. So, the hanging man pattern is just a warning. Okay, take note. Warning, ano kasi? Nasa monthly chart tayo, guys. So, very critical to, no? Kasi, nasa macro view tayo. O, ayan. Next is, the price must move lower on the next candle in order for the hanging man to be a valid reversal. This is called a confirmation. So, yung nga sinabi natin, dapat mag-move yung price lower compared dun sa previous candle. So, sa part na to, dapat magko-close dito sa baba. Ayan. Since yung ating last close dito sa ating monthly chart is 6.4, so dapat magko-close yung next candle natin, ayan, sa baba nito, no? Ni 6.4 pesos. O, ayan. Tapos yung next, traders typically exit long trades or enter short trades during or after the confirmation candle, not before. Okay? So, sa part na to,
meron na kayong idea or overview, no, kung paano ititrade to si dito, right? So syempre yung mga investor, iba yung perception nila about dito. Ayan. Tapos, what does the hanging man candlestick tell you? So, a hanging man represent a large sell-off after the open, which sends the price plunging. But then, buyers push the price back up to near the opening price. Okay? Traders view a hanging man as a sign that the bulls are beginning to lose control and that the asset may soon enter a downtrend. So take note guys, wala pa tayong confirmation candle, no, na siya ay magre-reverse na talaga, pero possible. Okay, so sa part na to, since tayo ay nasa monthly chart, so ang magiging typical resistance natin dito is dito sa may 7 pesos, no? Series of touches, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so pwede pa natin ito isama. Support is nasaan? So based dito sa monthly chart, ang support natin kay dito is sa 4.8. Okay, so malapit dun, ano? Sa 4.8 pesos. Series of touches 1, 2, 3, 4, 5, and 6. O, ayan. Tapos, i-check natin sa moving averages. So, for 50, medyo malayo, ano? 100, malayo din. 200, malayo. Tapos, kay cloud, guys, kung papansinin natin, so, meron tayo dito ang confluence sa ating support, ano, sa 4.8. Bakit? Kasi meron ditong flat line. Okay, no? Flat, tapos flat. Right? O, ayan. And sa ating indicators, so, syempre, tignan din natin, baka meron tayong mapulot, no? So, sa part na to, we have here, resistance guys. So we have here series of touches since 2016 to, no? So we have 1, 2, 3, 4, 5, and here is the rejection. Take note, here is the rejection guys. Okay? So sa part na to, since tayo ay hindi nakapanik sa resistance, so ang support natin is nasaan? So based dito sa monthly chart, medyo malayo pa tayo sa may support. So ang possible support natin dito, KRSI is here. So we have 1, 2, 3, 4, and possible dito, 5. So ayan, ano? Ayan, so tignan natin. Let's see. Tapos, kay MACD, higher high. Okay? So, sabi nga natin, since yung ating candlestick is hanging man, wala pa tayong confirmation candle. So, sa part na yon, so, pagka kasi meron na tayong confirmation candle na siya ay reversal, dapat si MACD or si histogram is magpiprint out ng lower high dito. Dapat lower high guys. Okay? Since wala pa naman, kaya possible pa na ma-invalidate. Right? Ayan. Tapos, kay OBV. So, kung i-check natin to. Ayan. So, nag-flip na guys, no? So, from here, tap out. Tap out dito. Tapos, sell off. And here is medyo malalim, no? Ayan, no? So, medyo malalim yung possible support dito kay OBV based sa monthly chart. Take note, ano? This is based from the monthly chart. Ayan. Tapos,
So, proceed naman tayo sa weekly chart. So, i-check lang natin kung ano yung meron dito, no? So, from here, we have, ayan. Still sideways siya right now. So, based dito, ayan. So, same lang tayo ng resistance with the monthly chart, no? Ayan. So, malapit dito sa may 7 pesos. And yung ating support sa weekly chart is possible. Ayan. So, pwede tayong magdagdag rito. So, possible dito, guys, sa 5.8 pesos. O, dyan. Still sideways. It's pretty obvious, guys. Okay? Pa-bounce, bounce. And right now, siya ay almost doji candle dito. Okay? So, i-search natin si doji candle. Doji candle. Meme. Okay. Doji candle samba in uptrend. Ayan, kasi uptrend tayo eh, di ba? Ayan. Pure at the bottom. Wait lang. Hanapin natin, ano? Ito. So, itry natin ito. Okay, so keep in mind that the higher probability trades will be those that are taken in the direction of the longer term trends. So, syempre naman, di ba? So, pag naispatan natin na siya ay uptrend, ayun, so magandang sumabay doon. So, in case naman ng kay doji candle pattern, so sabi dito, guys, in case of an uptrend, since si dito ay uptrend, no, the stop would go below the lower wick of the doji, and in a downtrend, the stop would go above the upper wick. So medyo magulo, no? Ayan, so hanap tayo ng iba. At ako rin ay naguguluhan dun sa may sinabi. Okay, so ano ba maganda rito? Meron ba tayo makikita? So, medyo magulo eh. Ulitin nga nating basahin. In case of an uptrend, the stop would go below the lower wick. So, medyo magulo, no? Pero, umpisahan natin dito kasi nag-skip tayo eh. Dojis are formed when the price of a currency pair opens and closes at virtually the same level. So, meaning, yung opening price and yung closing price is almost the same. Or the same, no? Same level within the time frame. So, kung sa daily chart ka, at same ng closing price at opening price, so, ang tawag doon is doji, no? So, since tayo ay nasa weekly chart, kaya pwede natin sabihin na siya ay doji candle. Same ng closing and opening price. Okay? The time frame of the chart on which the doji occurs. Even though prices may have moved between the open and the close of the candle, so the fact that the open and the close takes place at almost the same price is what indicates the market has not been able to decide. Take note, the market has not been able to decide which way to take the pair. So meaning, guys, okay, so babalik tayo. Meaning, doji, the market is undecided. So si bears and si bulls is neutralized, no? So meaning hindi siya bullish and hindi rin siya bearish. So possible it's either, so syempre, no? Okay?
breakout sa taas or breakdown sa baba. Since siya ay doji, no? Sideways pa rin eh. Okay? Kung titignan natin dito sa weekly chart. Ayan. So, this coming week. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari dito, no? Sa ating weekly chart. Ayan, kasi doji candle. Meaning nun, based dun sa binasa natin, ano? The market is undecided. Ayan. Tapos, ang support. So, syempre, dun sa may 5.8. Okay. Tapos, i-check natin sa moving averages. 50. Malayo. 100. Okay. So, medyo malapit. Lapit. 200. Ayan. So, medyo malayo pa rin. Ano? Okay, so, tignan natin. Kasi, based dito, so, medyo nag-overlap itong si 50 day at si 200 day. Ano? Ayan, no? Ayan. So, tignan natin. Kasi, pagka ito ay nag-diverge. Nag-diverge. Okay? Papataas dapat. So, meaning nun, more likely magbe-breakout itong si dito sa taas. No? Ayan. Kasi, nag-overlap lang siya. So, possible din yun. Ano? Ayan, no? So, possible golden cross, no? Sa weekly chart. Tapos, wait lang pala. Kay Cloud. So, ano siya? Bullish siya right now. Ano? Kasi, nasa taas ng cloud. Okay? So, wala tayong problem dyan. And sa indicator, so sa part na to kasi overbought, pero sinasabi nga natin hindi porket overbought is hindi na siya pwedeng tumaas, so possible pa rin hanggat may demand, tataas yung price. Pero sa part na to, since siya ay overbought, how long, no? So, ito kasi usapan dito eh. How long na siya ay sustainable dito sa overbought area? Okay? Kasi sa part na to, siya ay overbought since September 21, 2020. Dito guys. Ayan sa part na to. So, ayan. Okay? So, kung di siya sustainable, if ever lang, no? So, ang support natin dito is here. Support. So, possible dito, guys. Around here. Support. Ayan. First support. So, we have here. Support. And yung second support is here. O, dyan. Okay. So, take note, guys. This is high and this is lower high. So right now siya ay parang bearish, ano, kasi nga high tapos lower high. Ayan, so tignan natin kung siya ay magbabounce upside. So ayan, okay. And here kay MACD. So sa part na to kasi, since tayo ay nasa weekly chart, so, ang sinasabi ni MACD is, uy, lower high ka na guys. Ito. Lower high ka na dito. O, diba? Tapos, medyo nagsasideways na tong si MACD line. So, anyways, si ano kasi, si histogram is, so, ayan, so biglang nag-flip yan, ano? Kahit lower highs pa siya. So, kung talagang malakas yung demand, is magpiprint yan, magpiprint at magpiprint yan ng higher high. Okay? Ayan, so tignan natin, ano? And, lastly, ito si OBV. So, based dito, wala pa tayong breakout. Based dito sa volume, ano? Ayan. So, kung talagang bullish si dito, so kung siya talaga ay may demand, right now, so dapat siya ay mag-print out dito sa weekly chart ng higher high.
based dito sa ating volume. So kung hindi, boom, delegates, no? So pagka di nakapanik, meaning niyan is yung kasunod is sell off. Okay, pagka hindi siya nag-print out ng higher high. So I think tapos na po tayo sa ating update dito kay dito. So see you sa next video. Bye-bye.